magandang araw mga kapiston. Meron akong bibigay sa inyo yung tips idea. Tips at idea. Ganito, nagkalas ako ng preno. Kinalas yung preno niya. Eh, kailangan din kalasin tong bearing. Kasi may tama na, palitanin na yun. Ayan, kita nyo. Sira-sira na. Yan. Ito eh, yung pagkakalas nito eh, yung iba ang ginagamit dyan, ginagrinder, pinupuli, pinupukpuk, kung ano-anong ginagawa mga kapiston. Ito yung bibigay ko sa inyong idea o tips. Mas madali, mas maganda. Ngayon ko lang na-share sa inyo kasi ngayon lang ako sa YouTube channel. Bago pa lang ako sa YouTube channel, matagal ko na itong ginagawa. Pagbubunot pala niyan, ang pagbubunot niyan bibigay ko sa inyo para hindi na kayo mag-grinder, maghanap ng puli. Kasi pupulihin mo yan, bibili ka ng puli, gastos. Iinitin ng asitilin, gastos. Maraming mga idea dyan dati, mga pinapalo dito para lumabas. Hindi mo na kailangan paluin yung mga kapiston. Yan yung talagang pagkatatanggalin mo yan, mas madali. Wala kang ganong pagod. Kasi pagka ganito, halimbawa ganito, bagong, ganito kapit. Kapit dyan, di mo mahugot basta-basta yan. Mahirap ang kayo maghugot. Marami na ako na encounter na ganyan. Bibihira yung sumasama ang bearing sa ano, pagbunot mo ng axle eh, ng brake drum. Bibihira yung sumasama. Kasi yung mga nasama na, luwag na yung shafting niya dito. Ito. Luwag na dyan kaya nasama yung iba. Eh, ito kaganito, sikip na sikip pa siya. Papaluin pa para pumasok. Kaya mahirap siyang ilabas pagpapalitan na. Ngayon, bibigyan ko kayo ng idea, tips, para di na kayo bumili ng puller, di nyo na basagin yan, gagrinderin para matanggal. Itong bibigyan ko sa inyo yung tips at idea. Ito mga kapiston, itong I-beam na to, halos lahat naman ng I-beam, mayroong ganito. Ayan, medyo madilim. Sa likod dyan, makapansin nyo, may tornilyo dito. Ayan, ayan, tornilyo na yan. Stopper yan ang sa manibila. Yan, mapapansin nyo yung butas na yan. Yan, yan o, yan butas na yan, saktuendo sa bearing mga kapiston. Dyan natin siya lalagyan ng tornilyo. Ito yung, kung mapapansin, ito yung stopper nya dito, pero double purpose yan. Isa yan sa dahil lang kaya may butas yan para pagtanggal ng bearing. Kagaya nga yan, no? Pagtatanggalin mo yan. Eh, mahirapan kapag kaya ni bibili ka pa ng puller, i-welding para mahugot. Ito hindi na. Tutornilyo mo lang sa likod mga kapiston. Yan, tutornilyo natin. Titesting natin. Yan, nalagyan natin tornilyo. Yan. Tornilyo natin. Ito ay tutorial step by step. Ayan. Madilim eh. Madilim. Ayan. Nalagyan ko pala ng ilaw. Ayan, maliwanag na. Ayan, kita mga kapiston. Mga kapiston, nilagyan ko ng ilaw muna para medyo maliwanag. Ayan, nilagay ko yung tornilyo niya. Ito ay kabaakan mga kapiston, mayroon tornilyohan. Pero dito pala sa kabaak, tanggal na yan. Pag medyo matigas, pwede nyong tuangan niya ng tornilyo. Gamitan natin ang ...24mm na liabi. Yan. Yan. Ipihiting ko yan dito sa kabila. Pihiting ko yung mga kapiston dito. Dilim eh. Dilim. Yan. Yan. Pihiting ko yan tuloy-tuloy. Yan. Tapos pinipit ko yan. Ito mo lalabas yan. Oh.
Yan yung bagong baklas ko pa ng mga kapiston, itong brake drum na ito. Ito nga ayusin ko. Lalabas siya kusa. Oh. Pag medyo maganit pa mga kapiston, tuangan nyo sa kabila ng tornilyo. Gaya nyan o. Oh. Ilipat natin yung tornilyo sa kabila. Pwedeng kasi kabila ng tornilyo niyan. Kung may tornilyo kayong ganitong tornilyo. Ayan. Angat na yan. Ngayon nilalagay natin sa kabila. Ito kasi yung dating tornilyo nito. Ito talaga yung tornilyo dito. Ito yung nakakabit. Ito maiksi nito. Yun ako lang sa kabila para itornilyo ko dito. Ito naman, guide nito may butas dito eh. Itong ano na to. Itong ano ng oil seal. May butas yan dyan. Dyan yung nakalagay. Yan, lipat natin. Hawak ko lang camera eh. Ayan o, oh, tornilyo ko na mga kapiston sa kabila. Tanggal na yan. Eh, tips lang, madaling idea yan. Kisa, pulirin nyo pa. Pulir. Yung iba, gaya-grinder pa yan. O. Oh. Meron pa ko lang cameraman. Open na gagamitin natin. Yun. Yun. Yan mga kapiston. Umaangat na siya. Oh. Oh. Ang dali lang tanggal niyan. Oh. Oh, bawat pihit mo tumutulak na siya. Oh. Oh. Lahat ng IB mga kapiston meron dito. Tornilyo sa likod. Lampasan niya para pag maghuhugot nga, maghuhugot kayo ng bearing. Diyan niyo na kailangan ng puller. Ah, bili mo puller pa kanya, no. Tanggal na yan. Oh. Oh. Maangat na. Pag pinipihit ko, maangat na. Oh. Oh. Maangat na. Sa pag magbabakas kayo ng re-repack kayo, simpre, kailangan nyo talagang tanggalin yan. Hmm. Hmm. Tanggal na yan, mga kapiston. Yan ay simpleng idea lang. Idea, tips. Na napakalaking pakinabang. Oh. Ang gala. Ito lang. Hindi na kailangan pang kung ano-anong puller. Hmm. Ang gala eh. Hugutin na lang yan. Angat na oh. Lagi na lang inangat. Hmm. Halimbawa ganyan mga kapiston oh. Angat na siya. Siyempre eh. Para magtimbang ang tulak, ilipat at sa kabila. Iisa kasi yung tornilyo ko, dapat dalawa to. Dapat dalawa to para sabay-sabay yung tulak niya. Hindi ka na palipat-lipat ng nut, ng bolt. Ayan o. Pero bunot na siya mga kapiston, pwede ko na hugutin. Tutulak na lang yan. Nidiridiritso ko lang yung tutorial ko para... Oh. Ano? Oh. Tuloy-tuloy na yun mga kapiston. Hmm. Hmm. Angat na yan. Bunot na nga ipagbinunot ko yan. Hmm. Oh. Hmm. Ayan o. Yun yung kailangan ng puller. Hmm. Tanggal na. Oh. Ayan o. Ito angat na o. Hmm. 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 Kung may tornilyo kayong dalawa, pagsabayin nyo na. Ay ako yung isa eh. Tinuro ko lang sa inyo yung discard eh. Hmm.
Oh. Mas mabilis yan pag dalawa. Dalawang tornilyo tapos dalawa kayo naghihigpit. Mas mabilis yan. Sa ilipat at sa kabila ito, tanggal na. Sobrang higpit niyan, hindi ko kayang tanggalin basta-basta yan pagka hindi mo gagamitin ng utak. Minsan kasi napakahigpit. Ganyan ito, higpit na higpit. Hindi mo ito basta-basta matatanggal. Yan, tanggal mo lang ng hihilahin ako. Napakahigpit na rin. Sigo, sigo. Tanggal na yan. Kalso na lang sa kabila. Para hindi na bumalik ano. Yan, kalso na yun. Lahat kasi dalawang nut ko eh, isa to eh. Ito may ano ko lang sa inyo. Tips. Tips lang, idea. Kung paano tanggalin. Yan o. Angat na yan. Ito naman hindi nadadala sa biglaan. Tandaan lang. Ipitin ko dito, tuloy-tuloy angat na. Yung may mga truck dyan, mga 10-wheeler, pagka hindi pa nyo alam tong diskarte na to, gayahin nyo na lang. Pero pagka yung mga alam na eh, huwag nyo nang gayahin, alam nyo na eh. Itong tutorial ko na to sa mga baguhan, saka yung kahit matagal na hindi pa alam, nahihirapan kayo magtanggal ng bearing. Ayan, ito na, panoodin nyo lang. Kasi may napakagandang idea to. Napakagandang tips. Kailangan nyo lang dalawang nut. Kabilang kayo maghihigpit o isa lang. Ito na may turo ko lang, tutorial ko lang. O, tanggal na yan mga kapiston. O. Angat na yan. Tuloy-tuloy na yan. Yan o. Wala yan. Oh. Yan yan, mga kapiston. Laki na ng angat. Yun o. Tanggal na. Tanggal siya, hugutin ko na lang. Yan, mga kapiston, angat na o. Hugutin ko na lang yan. Kasi nakalampas niya siya doon sa pinakamaganit niya eh. Yun. Tanggal na. Halo. Tanggal na siya. Hindi mo siya kailangan pang grinderin. Hindi mo siya kailangan pang eh mga kapiston, laki na ng angat. Yan, ihugutin na lang natin yan. Kita nyo yung tornilyo, yun, lumitaw doon sa ano. Ganun yun sa kabila. Dapat dalawang tornilyo yung gagamitin nyo. Para sabay ang tulak. Isa lang yung tornil yung ginamit ko eh. Ayun, ayun, tanggal na. Mahuhugasan na natin ang ayos yan. Ito may butas ko sa likod dito. Yun yung guide nung isa. Ito. Kaya ginamit ko kabaak lang yung nandito lang na tornilyo. Ito. Nilipat-lipat ko lang siya para tumulak. Ito yan. Ayun. Guide yan. Nakalabas tong dulo na to dito. Yan mga kapiston. Ito yung magandang idea. Tips. Yung mga hindi pa alam, panoorin nyo to. Lalo mga mekaniko ngayon, mga baguhan pa lang. Pagtanggal nito. Dito.
pagtanggal nito, hindi mo napapawilding, hindi mo nadadali sa machine shop, hindi mo nagagrinder rin, hindi ka nabibili ng puller, tornilyo pa lang mabubunot mo na. Yan mga kapiston, ito bearing na nga i-beam to eh, knuckle bearing. Yan mga kapiston, maraming maraming salamat sa mga nanood, manunood, at saka sa mga magsusubscribe, like, comment, and share. Saka pindutin nyo yung notification bell para lagi yung updated sa aking mga video. Yan mga kapiston, na thank you, maraming salamat. Tips, tips to sa mga baguhan pa lang na hindi pa alam, yung mga hindi pa alam, pero yung mga alam na, hindi, thank you na lang at alam nyo na rin pala. Yan mga kapiston, thank you, salamat, thank you.